Ang salamin ay isang bagay kung saan makikita natin ang ating refleksyon. Makikita natin ang ating pisikal na itsura o anyo. Madalas ay ating titingnan ang ating mga depekto, kung anong ayaw natin sa ating sarili. Ngunit, ano nga ba ang layunin at dahilan kung bakit mayroong salamin? Iba-iba ang maaring maging refleksyon na ating nakikita sa ating mga mata at sa ating sari-sariling pananaw. Ang salamin ay maaring matukoy kung ano ang iyong pisikal na anyo, ngunit hindi niya nakikita ang ating kagandahan sa loob. Hindi mahukay ng isang salamin ang iyong sarili. Minsan ay hindi natin matanggap ang refleksyon ng ating nakikita sa salamin. Ngunit sa kabila ng lahat, kailangan mong tanggapin kung ano ang nasa salamin sa iyo. At kapag iyong natanggap, ay unti-unting makikita mo na ang sarili mong refleksyon ay maganda. Isa sa pinakamagaling na bagay sa feng shui ay ang salamin. Ang makapangyarihang bagay na ito ay nakapagpapalakas sa enerhiya ng chai sa buong kabahayan upang magdala ng kasaganaan at swerte. Maaring gumamit ng anumang klase ng salamin upang magawa ito. Sa feng shui, narito ang ilang bagay na dapat tandaan sa paggamit ng salamin sa loob ng bahay. Ang paggamit ng salamin sa bahay ay nagdadala ng swerte kung ito ay gagawin ng tama. Kapag gagamit ng salamin para gawing wall mirror, dapat buo ito at hindi maliliit, na pirasong pinagdikit-dikit lang. Hindi magandang tingnan ang refleksyon sa basag-basag na salamin dahil nagmumukhang chinachap-chap ang ating katawan. Huwag maglalagay ng salamin sa tapat ng main door. Ang good energy at swerteng papasok ay agad na lalabas ng bahay. Magandang maglagay ng salamin sa bintana ng salas kung may magre-reflect na magandang tanawin ng bodies of water tulad ng ilog at sapa sa labas ng bahay. Ang tubig ay simbolo ng kayamanan. Kaya sa pamamagitan ng salamin, para mo na ring dinala sa loob ng iyong bahay ang kayamanan. Hindi dapat nakatapat ang salamin sa taong nakahiga sa kama. Magiging balisa ang taong namamahinga, kaya mabubulabog ang kanyang pagtulog. Kapag may salamin sa bedroom ng mag-asawa, mas mabuting takpan ito. Pero mas mainam na huwag nang maglagay ng salamin sa kwarto, lalo na kung nakatapat ang salamin sa tulugan ng mag-asawa, dahil ito ay magdudulot ng away. Tanggalin o takpan ang anumang salamin sa iyong kwarto habang ikaw ay natutulog. Ang salamin sa kwarto na nagre-reflect sa kama ay lumilikha ng napakaseryosong problema. Ang taong single ay mahihirapang humanap ng kanyang partner dahil ang salamin ay lalong nagpapadouble ng kanyang pag-iisa. Samantala, ang mag-asawang may salamin sa kanilang kwarto na nakikita ang kama ay umaakit ng ikatlong partido na maaring sumira sa relasyon. Ang mga taong may depresyon, stress at problema sa kalusugan na may salamin sa kwarto na nakaharap sa kama ay lalong daranas ng problema dahil ginagambala nito ang pagtulog. Sa lahat ng kasong ito, kung ayaw mong alisin ang particular na salamin sa loob ng iyong bahay at kwarto, pinakamabuting takpan na lang ito sa gabi at saka na lang muling tanggalin ang tabing pagkagising sa umaga. Salamin sa hapagkainan. Ang salapin na nailagay ng tama sa dining room ay kayang madoble ng kasaganaan ng iyong pamilya. Sa feng shui, ang pagkain sa lamesa ay nakikita ng dalawang beses sa aktwal na dami nito na sumisimbolo
na kasaganaan ng inyong tahanan na mayroong sapat upang mapakain ang pamilya. Ang pinakamagandang paraan upang magawa ito ay sa pagkakaroon ng salamin na nagre-reflect ng table. Salamin sa banyo. Ang full-length na salamin ay maaring ikabit sa loob ng bathroom door upang ma-contain ang negative chi. Ang salamin ay hindi dapat ni-reflect ang toilet o kaya naman ay putulin ang ulo ng sinumang nakatingin dito. Salamin sa opisina sa tahanan. Ang salamin ay laging dapat na ire-reflect ang positibong aspeto upang madubli ang kasaganaan at magandang swerte. Kung tumatanggap ng mga kliyente sa inyong opisina sa tahanan, maglagay ng salamin sa haligi sa tabi ng pinto na patungo sa inyong opisina upang nire-reflect nito ang kliyente habang sila ay papasok. Ito ang magdodoble ng iyong kliyente. Hindi rin dapat nare-reflect sa mirror ang hagdan dahil hindi makaakyat ang chai sa itaas ng bahay. Hindi rin dapat nare-reflect sa mirror ang lutuan dahil magiging dahilan ng sunog. Hindi rin dapat nare-reflect sa mirror ang toilet dahil palalabasin mo ang negative energy sa toilet na dapat sanay kasamang napa-flush tuwing magpa-flush ng dumi. Ito ay isang simpleng gabay po lamang na sa sariling kamay po natin ang sinasabing swerte. Igalaw ang ating katawan at magsikap at huwag makalimot magdasal sa ating Panginoon. If nagustuhan ninyo ang aking video, don't forget to like, share, and subscribe my channel. Maraming salamat.